Tara, tropa. Gumawa tayo ng salaging tong kulay na naka-crystal effect. Kung gusto mo malaman kung paano, watch mo to, tropa. Let's go! Alright, mga tropa. So, bago tayo magbuga, pakita ko lang yung gagamitin natin. So, sa project na to, gagamit ulit tayo ng Neosalty side cover. So tapos na ulit natin yung primeran. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano mag-primer kasi basic na yan sa inyo. Alam na alam nyo na yan. Pero i-remind ko lang ulit kayo, bago mag-primer, hugasan munang maigi yung pipinturahan, sabunin, and then wet sanding. Alright? At ito naman yung Hypership Pearl o yung Chameleon Powder na gagamitin natin. So, para makakreate tayo ng salaginto effect na kulay, ito yung gagamitin natin na kulay ng chameleon. So, nakahalo na to sa clear. Kumbaga, ready to use na to, mga tropa. Lagi kasi akong merong ready to use nyan. At ilalagay na lang natin sa spray gun, 0.5 yung gagamitin natin para medyo tipid-tipid lang. And then, after ng pintura natin, mga tropa, magbubuhos na tayo ng crystal effect solution. So, dun sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gumawa nitong crystal effect solution, panoorin nyo yung end screen natin and then i-click nyo para makita nyo yung proseso kung paano mag-mix ng crystal effect solution. Alright? So, ngayon, po pwede na tayo magbuga ng black. Para yung black kasi ito yung base ng chameleon natin. Dahil black base siya, kailangan natin pinturahan ng black syempre. And then after ng black, tsaka tayo bubuga ng chameleon. Alright? Alright, after matuyo nung ibinuga natin na black mga tropa, pwede na tayo magbuga ngayon ng chameleon color. So ito yung chameleon powder ko at ito yung inihalo ko na sa clear. So yung mga nagtatanong paano gagawin, yung chameleon powder mga tropa ihalo nyo lang sa clear and then timplahan nyo ng kaunting thinner para maganda yung buga. At pagkatapos nating bugahan ng chameleon, isusunod naman natin yung candy color. Lalagyan natin siya ngayon ng candy yellow para magkaroon ng salagintong kulay effect. We'll be right back.
Alright mga tropa, so ito na yung sinasabi ko sa inyo na sa laging tong kulay. So yan yung kombinasyon ng chameleon color natin na blue, green, gold, and then nilagyan natin ng candy yellow. So ang angas ng kulay niya. Ngayon naman lalagyan natin niya ng crystal effect. So bago natin gawin yon, patutuyuin natin to at lalagyan natin ng top coat clear. Alright, so ngayon tuyo na yan mga tropa, lalagyan ko muna ng top coat clear. So bakit lalagyan natin ng top coat clear? Ganito kasi yan, bago tayo maglagay ng crystal effect solution, kailangan natin lihahin yan. So lalagyan natin ng top coat clear para malihan natin siya. Kasi pag hindi natin nilagyan niya ng clear, masisira yung candy color na inilagay natin. So after nitong clear na to, patutuyuin natin and then magliliha tayo. Alright, so mag-wet sanding na tayo mga tropa. Gagamit tayo ng number 800 na liha. So lilihahin natin to para hindi dumulas yung ibubuhos nating crystal effect solution. Kasi kung hindi kayo magliliha mga tropa, parang magiging dahon ng gabi lang yan. Dudulas lang yung ibubuhos nyong solution. So pantayin natin yung liha. And then after nito, pwede na tayong maglagay ng crystal effect solution natin. Alright mga tropa, so pagkatuyo nung nilihan natin, pwede na tayo magbuhos ng crystal effect solution natin. So pinaka-the best niyan mga tropa, maglagay kayo ng balde o kahit na batsa, basta kahit na anong pansahod, para yung mga tumatapon magagamit nyo pa ulit yan, lalo na pagka hindi naging successful yung unang attempt nyo at hindi naging maganda yung naging result ng crystal effect. So pwede nyo pang magamit ulit yan, kahit paulit-ulit nyo gamitin yan po pwede mga tropa. So ito, okay na to, nabuhusan na natin. Patutuyuin na lang natin to mga 10 minutes siguro, kasi masyado mainit yung panahon ano, kaya sandali lang to. So gamit ang screwdriver or anything na medyo matulis na bagay mga tropa, pwede nyo sundot-sundutin yan. Ginagawa ko to para dun sa kung saan nyo sinundot ko mga tropa, doon magsisimula yung pinaka-crack ng crystal. So yan, lahat ng mga sinundot ko na yan, isusum natin mamaya, makikita nyo yun yung pinaka-sentro ng crack. Alright, ito yung mga sinundot natin na screwdriver mga tropa. So kung titingnan nyo no, nagsisimula na siyang mag-crack. So mapupuno lahat yan hanggang matuyo at mag-crystallize. So after 10 minutes, napuno na siya mga tropa. Natuyo na rin yung ibinuhos nating crystal effect solution. So ngayon, ang next step, bubugahan natin to ng black. Pero ang technique sa pagbuga ng black mga tropa, alalay lang, pahapyaw lang, para hindi masyadong madami yung black. Kasi pagka napadami, mahirap tanggalin. So alalay lang. Okay, so ngayon bubugahan na natin to ng black.
After matuyo ng black na ipinintura natin, so gagamit tayo ngayon ng Scotch Brite tsaka dishwashing liquid, kakaskasin natin to. Pero alalay lang ulit mga tropa, huwag nyong didiinan para hindi naman na matanggal lahat ng black na inispray natin. Alright mga tropa, tapos na yung crystal effect natin. So ang susunod na gagawin natin dito ngayon, magbubuga na tayo ng top coat clear.